Und er ist gebaut worden, Menschen zu entführen, zu töten und zu kidnappen. Und die IDF hat ihn gefunden und unschädlich gemacht. Kinumpirma ng Israel Defense Forces, IDF, noong Oktubre 26 na ang Hamas ay nagpuslit ng mga armas at bala sa pamamagitan ng mga tunnel sa ilalim ng hangganan ng Egypt-Gaza sa pagsisimula ng pag-atake nito noong Oktubre 7. Iniulat na dinala ng mga terorista ang materyal sa ilalim ng ruta ng Philadelphia, isang makitid na koridor sa lupa na naghihiwalay sa Egypt mula sa Gaza Strip. Ang operasyon ng smuggling ng Hamas ay naganap, habang ang Israeli Air Force ay patuloy na sinasalakay ang mga pagpapadala ng armas ng Iran sa Syria at Lebanon. Ngayon, umiikot ang pangamba na maaaring tumakas ang mga terorista sa Egypt sa pamamagitan ng parehong underground network. Nasa Gaza Strip ang lahat ng malagim na pitfalls na natutunan ng mga sundalo na asahan mula sa urban warfare, high-rise ambush, truncated lines of sight at sa lahat ng dako, mga vulnerableng sibilyan na walang mapagtataguan. Ngunit habang ang mga puwersang panglupa ng Israel ay sumulong sa Gaza, ang mas malaking panganib ay maaaring patunayan na nasa ilalim ng paa. Ang mga militanteng Hamas na naglunsad ng madugong pag-atake sa Israel noong nakaraang buwan ay nagtayo ng maze ng mga nakatagong tunnel na pinaniniwalaan ng ilan na umaabot sa halos lahat, kung hindi man lahat, ng Gaza ang teritoryong kanilang kinokontrol. Ang pagbuwag sa mga tunnel ay isang mahalagang bahagi ng layunin ng Israel na lipulin ang pamumuno ng Hamas sa pagtatapos ng pag-atake sa October 7. Ginamit ng Israel ang pagkakaroon ng mga tunnel bilang katwiran para sa pambobomba sa mga sibilyang lugar, kabilang ang matapos ang isang malaking airstrike ng Israeli ay tumama sa isang makapal na populasyon na lugar sa kapitbahayan ng Jabalia. Itinanggi ng Hamas na ang mga lagusan nito ay nasa ilalim ng ilan sa mga partikular na site na sinaktan ng Israel, at kadalasan ay imposibleng i-verify ang mga claim ng Israel. Upang sirain ang mga lagusan sa lupa, kakailanganin ng mga tropang Israeli sa Gaza na maghanap ng mga pasukan na kadalasang nakatago sa mga silong ng mga gusaling sibilyan na humahantong sa mga tunnel na may linyang kongkreto, iminumungkahi ng koleksyon ng imahe. Ang mga ito ay karaniwang anim at kalahating talampakan lamang ang taas at tatlong talampakan ang lapad. Sabi ng mga eksperto na pinipilit ang mga manlalaban na lumipat sa kanila ng isang file, isang 18 taong gulang na babaeng Israeli na na-hostage sa loob ng 17 araw sa mga tunnel pagkatapos na kidnapin noong October 7, ay inilarawan ang pagmartsa sa isang spider web ng basa at mahalumigmig na mga lagusan. Sa kalaunan ay nakarating siya sa isang malaking bulwagan kung saan ang 20 iba pang mga hostage ay hawak, aniya. Mayroon pa ring pinaniniwalaan na higit sa 200 Israeli hostages na hawak ng Hamas, at marami ang malamang sa mismong tunnels na nilalayo ng Israel na sirain. Sinabi ni punong ministro Benjamin Netanyahu na ang pag-uuwi sa kanila ay isa sa 2 pangunahing layunin ng pagsalakay, ang isa ay upang sirain ang Hamas. Ngunit ang mga larawan at video at mga ulat mula sa mga taong nakapunta na sa mga tunnel ay nagmumungkahi ng mga pangunahing balangkas ng system at kung paano ito ginagamit. Kasama sa pinagmulang material ang mga larawang kinunan sa loob ng mga daanan ng mga mamamahayag, mga account mula sa mga mananaliksik na nag-aaral ng mga tunnel, at mga detalye ng network na lumabas mula sa mga puwersa ng Israel nang salakayin nila ang Gaza noong 2014.